hinatulang guilty na may sentensyang hanggang 40 taong pagkakakulong si customs broker Mark Taguba at tatlong iba pa. Dahil yan sa pagkakasangkot nila sa nadiskubring bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinuslit sa bansa mula China noong 2017. Nakatutok si Salima Refran. 7 taon matapos madiskubre ang 5 metal cylinders sa naglalaman ng 6.4 billion pesos na shabu sa Valenzuela, hinatulang guilty beyond reasonable doubt sina customs broker Mark Taguba, warehouseman Fidel Anoche D, dummy consignee na si Irene Tatad, at ang negosyanteng si Kenneth Do. Sinentensyahan sila ng reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong para ito sa mga paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act tulad ng smuggling, misdeclaration, at transportation and facilitation of smuggled goods. Sa 89 na pahin ng Consolidated Decision ng Manila RTC Branch 21, sinabing sa pamamagitan ng kanilang hiwa-hiwalay at sarili mga aksyon na isagawa ang pagpasok sa bansa ng ilegal na droga. Kahit wala ang kanilang mga pangalan sa mismong shipping documents, ayon sa korte, indispensable ang partisipasyon ni Taguba, Tatad, Dong at Di. May 2017, ang dumating sa bansa ang shipment mula China na idineklarang mga gamit sa kusina at mga sapatos. Pero sa pamamagitan ng tip mula sa Anti-Smuggling Bureau ng China, ni-raid ang isang warehouse sa Valenzuela noong May 26, 2017. Dito natuklasan ang 5 wooden crates na may metal cylinders na pinaglagyan ng aabot sa 602 kilograms o mahigit kalahating tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng aabot sa 6.4 billion pesos. Ayon sa korte, ang negosyanteng si Dong daw ang kumuha kay Taguba na siyang nagbigay ng listahan ng mga laman raw ng shipment at detalye ng may-ari nito pati na delivery address. Si Taguba naman ang kumuha kay Tatad bilang dummy consignee. Hindi rin daw dumaan sa tamang inspeksyon ng shipment. Si D naman daw ay hindi lamang warehouse man, kundi ultimate consignee ng shipment. Nakalagay kasi ang pangalan ni D, contact details at address sa mismong packing list mula sa Xiamen, China. The court found them guilty for all 3 charges of the prosecution. Particularly, the court found conspiracy among the accused. I think this would send a message to those who are involved in illegal importation that the law is there to punish an illegal act. Pinagmumulta ang 4 ng tig 50 million peso sa bawat isa sa 3 paglabag sa Customs Act. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panik. 5 akusado pa sa mga kasong ito ang at large. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 horas.